Magandang umaga po sa ating mga customers. Once again, welcome po sa ating YouTube channel sa M55 Gears. Ginawa po ang channel na to upang mag-upload kami ng mga updates sa mga products at yung paano gagamitin yung mga products. Now, ang pag-usapan po natin ngayon ay tungkol naman dito sa Hawkcaser HGFLG90 Tactical LED Plus Light ang green laser combo. Ayan po. Okay. So, ito yung kanyang box, window box. Sa window box niya, nakalagay niya yung mga parts, features, specifications, ito yung features niya, laser warning, key features. As you can see, this is, has a US patent pending. The logo of the Hawkcaser. The limited warranty policy. And the barcode and QR code. Okay, kasi makikita nyo rin to kung i-scan nyo to, makikita nyo kung saan nyo to mabibili kung i-search sa internet, and then madadirect ka sa website nila. Okay, so buksan na po natin. Actually, nabuksan ko na to, mapakita ko lang sa inyo ulit. Napakasimple, napakaliit, napakagaan. So, nandyan yung kanyang charger, Type-C USB. Katulad ng si L2, meron siyang kasamang ring wrench, saka itong Allen wrench. Hindi ko tinanggal. Kita nyo. Okay. Diyan na. And of course, hindi mawawala yung ating item na laser. Yung flashlight natin laser. Now, let's discuss about yung mga parts niya. Ano po? So, dito tayo. Ito yung kanyang plus light aperture. Ang liit kung ikukumpara sa CL2. Pero parehas lang sila ng lumens, 450 lumens. And we have also the green laser aperture nandyan sa side. Dalawa ang switch niya. Ito yung soft button switch, power on and power off. Saka sa, ito na rin ang sisilbing mode switch niya. And also we have the remote switch, remote sensor switch. I mean sensor switch. Then we have the windage adjustment, pang-adjust ng laser sa kaliwa o sa kanan, at meron tayong elevation adjustment, pang-adjust sa laser up or down. And then yung charging port. Okay, yan na. So dito yung papasok yan. By the way, wala po tayong kasamang charger. Pwede mong i-charge yung laser mo gamit ang laptop o kaya naman yung ganitong charger ng iyong cellphone. So make sure na itong charging port cover ay palaging nakasara, naka-insert doon sa charging port para hindi mapasok ng tubig accidentally. Okay. Then ito yung ating locking screw. Okay. Para may kabit sa rail ng ating baril. So itong ring wrench magagamit mo pang paluwag, o kung wala naman yan, hindi mo dala, kamagalala, meron 1 peso coin na pwede mo magamit pang luwag at pang higpit nitong item na to. So this adjustment is removable. Yan. Depende sa baril na paggagamitan mo, pati ito. Yan, tangin siya. Depende sa baril na gagamitin mo kung saan mo siya ilalagay. Dito ba? Dito o dito? Depende yan, pero pwede ito sa almost types of pistol na merong rail. Okay. Now, specs na discuss ko na kanina. Ang specs niya napakagaan lang. 85 grams. Ano? Ilang oras tatagal ang battery nito? So, this is rechargeable. In single laser, pag ginamit mo laser only, tatagal to ng 6 hours. Nasa box naman ba? Makikita nyo yan. Kung single LED, LED lang, yung plus light, 1.1 hours. At kung pinagsama mo yung laser at LED, isang oras. So again, napakagaan niya. 450 lumens yung kanyang liwanag. And then, this is also water resistant. Pero once again, huwag natin abusuhin ng item natin. Hindi ito pinapanglangoy. Ano po? So meron tayong mga precautions dito kung paano siya sa paggamit ng laser. Okay. So, paano to install? Okay. Gamitin muli natin yung ating model na issued firearm.
ang Glock 17. So, as mapapansin nyo, isa lang ang rail niya versus sa Ria. So, kung ilalagay natin to dito, yan, nasakto dyan, oh. Therefore, ang insert ng ating lock dito sa parte dito. So, yan. Medyo hindi siyang madaling ilagay. Unlike doon sa CL2 na madali. So, mangyayari nito, nasa dulo yung ating laser. Ay, yung lock, I mean. Yan. Kunin yung screw. Pasok. Yan. Higpitan muna ng daliri. O gumamit ka na lang coin. Ang advice dito, kung nilagay mo siya sa iyong pistol, huwag mo nang palaging tanggalin o saka ibalik para naman hindi siya lumuwag. Mahirap eh. Mahirap ibalik siya. It will take time, unlike yung sa ibang, yung sa CL2 natin na madali lang. Okay. So, make sure na hindi siya kumakalog at baka malaglag. Huwag naman sobrang higpit, baka masira yung natin, yung ating rail. Okay. So, sa aking daliri, abot na abot ko yan. Mapakaliwaman ako o mapakanan. Ngayon, pag-usapan natin function. Okay? Power on and power off. Alin man dyan, kaliwa o kanan. Okay, power on natin. So, napansin nyo dyan na meron tayong dalawa. Takpan ko ito para makita nyo na nag-laser din siya. Ayan po. So, dalawa yan. Nagpapansin siya na laser at plus light. Power off. Power on. Pag pinindot nyo ng dalawa ng two consecutive press ang power button, magkakaroon tayo ng strobe function. Yung style ng strobe niya kakaiba sa CL2. Again, masakit sa mata to, huwag yung tititigan. Balik sa dati. Okay. So that's it. Now, kung 2 seconds mo naman ipepress yung button, 1,000, 2,000, mababago ang mode niya. Pansinin nyo na wala na yung laser. Plus light na lang siya. Sa pa, 1,000, 2,000. 2 seconds, naging naman laser siya. Wala na yung plus light. Okay. Pag dinouble press nyo yan, ayun pa rin, lalabas na yung strobe natin. So, walang problema, napakadali. Double press on natin. Now, ibalik natin sa combination ng plus light and laser. 1,000. Okay. Pag pinagsabay mo ang press ng left and right na button natin, ito ang mangyayari. Press natin sabay, ha? Napansin yung epekto sa liwanag. Press ulit natin. Sa pa? Sa pa. So, tama kayo. Nagkakaroon siya ng dalawang illumination intensity function. Isa ay high at isa ay itong high. Isa ay medium. So, para makatipid sa battery. Kung malayo-layo yung target mo sa tingin mo, medyo sobrang madilim, gamitin mo yung high. Okay. Now, ibalik natin sa function na laser. 1,000, 2,000. Yan, laser na. Mag-i-strobe din kayo yung laser kapag pinindot natin sabay itong dalawa? The answer is yes. Tingnan natin. Okay, yan. Nagpapals na. Nagpapals, I mean, hindi nag-i-strobe yung laser niya. Okay. Pindutin din natin. Now, ano naman ang purpose ng switch? Now, 1,000, 2,000. Yan. Ano naman ang purpose niya sensor switch na yan? O yung sensor? So, kaya nga sensor, anything na madetect niya, lumalapit sa kanya, it will trigger the item na ma-switch off. So, pansinin nyo, hindi man siya lumapat, nasa certain distance off, at least mga 2 mm siguro to, mamamatay na yung item, yung plus light natin o laser. So, makakatipid ka sa battery. Or, kung nag-night movement ka, mag-operate kayo sa gabi o sa law enforcement during night, nakalagay ito sa holster mo, nakalagay sa bulsa, nakalagay sa waist, mamamatay ito, tipid ang battery mo. Once binunot mo yung armas mo, buhay na siya. Okay? So, ganun lang siya kasimple. Napakasimple, napakagaan, water resistant, at high-tech na siya. Sa gabi, napakaganda nitong gamitin. Ano?
O, pag na-duty ako sa gabi, ginagamit ko to. Ang tanong, hindi naman magiging compatible yan do sa ating issue na holster, tama. So, mangyayari niya kung magsasadya kayo ng ganito, of course, makakabili ka ng separate holster. Pwedeng yung FUBUS o yung iba ba yung makikita nyo sa online. Pero, may irarecommend ako sa inyo. Tingnan nyo kung mapapakinabangan nyo. Okay, resume tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na holster na pwede nyong binibenta rin natin. Ano po? Uy, meron yung sa Lazada. Yes, correct kayo. Meron to sa Lazada. Kaya lang, makikita nyo sa Lazada is single strap. Ito lang yon. Hindi mo siya pwede nilagay ng second strap kasi masisira. So, yung ino-offer sa Lazada is 1,780. Pero ito, yung nandun, single strap. Sa amin, dual strap. Okay. At ang price nito is 1,700 lang. So, kung compare mo, double strap to sa presyo 1,700, sulit na sulit ito. Mas lamang ka. Okay, ano po? So, mabibili mo to ng separate module. Tatanggalin mo lang dito yung may nasa instruction naman dito sa video natin o sa ibang pinos ko na kung paano tatanggal nito. So, ang in-expect ko nung bumili ako nito sa factory is manipis lang, but nagulat ako kasi makapal siya. Now, ito yung kanyang function naman. Triple, ano siya? Fits. Then, para mas matibay, ang ginawa ko, pinadoblehan ko to. Yung strap na panlagay sa belt natin kasi manipis lang yung kanyang belt. Pinadoblehan para sure. And then, kung mapapansin nyo, meron siyang ano yan, may tapal-tapal yan. Kasi pag in-insert natin ito, luwag siya. Okay, luwag. So, sabi ko kanina ng sensor, hindi siya gumagana dahil nga po maluwag. So, ang solution dyan, ang solution dito is lagyan ng tape, yung double-sided tape na makapal yun. No? Nakita niyo sa loob. Mayroon siyang padding, kumbaga. Now, try natin. Buhayin natin yung laser. Yan. So, pag in-insert ko to dito, see, namatay na siya, di ba? So, kung during evening at nagkaroon emergency, binunot mo siya, nakita niyo, nabuhay na siya, ganun siya. Hindi mo na kailangan pumindot pa ng switch para i-aim sa iyong target. O ihanap o hanapin ang target mo. Balik mo. Yan, nag-off na siya. Ang lock niya ito. Okay, press mo lang siya. Yan. Para ma-release yung baril mo. Yan. Press down and forward. Okay? Pa. So, available din to sa atin. Kung meron ka pang ibang ginagamit na existing flashlight or laser, you just try kung paano to magkakasya. Hindi to sumagad, hindi lumampas yung laser natin dito. Okay. Power on, power off. Kung meron pa po kayong comments, suggestions, o anything, katanungan, mag-comment lang po kayo sa ating comment section o message nyo kami sa ating Facebook page. Ayun lang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you very much.